Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan at katapatan at ang kanyang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Salamat sapagkat sa ganitong mga pagkakataon ay meron tayong Diyos na nalalapitan, na nagsabi sa bawat isa sa akin, halikayo na napapagal at lubhang napapagod. At pagkakalooban ko kayo ng kapahingahan. Ang Diyos ang ating tunay na kapahingahan. At tayo ay kinakalinga niya. Pinalalakas niya. At inaaliw niya sa gitna ng mga problema o suliranin na ating nararanasan sa mundong ito. Ano nga po ba ang ating ine-expect sa taong ito ng 2022? Of course, as far as God is concerned, this year, 2022, is the best year for us. Of course, because of His presence. Dahil sa Kanyang presensya na sumasama sa atin. Ang Kanyang presensya na ating kalakasan, ang Kanyang presensya na ating sanggalang, ang Kanyang presensya na ating katagumpayan, ang Kanyang presensya na ating tagapag-ingat, at ang Kanyang presensya na Siyang nagbibigay sa atin ng katapangan, lakas ng loob upang hindi tayo mabuhay sa takot, ang Kanyang presensya na nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo ay nasa ilalim ng Kanyang kapangyarihan at gabay. At dahil ang Kanyang presensya ay suma sa atin, siguradong may katagumpayan ang ating buhay. At hindi tayo mapapahamak sa anumang gawa ng kaaway sa mundong ito. Ang lahat ng bagay ay inilagay ng Diyos sa tamang lugar upang magtagumpay. Ang ibon ay inilagay niya sa himpapawid upang matagumpay na ito ay lumilipad at nagbibigay sa kanya ng karangalan. Ang isda ay inilagay niya sa tubig upang ang isda ay magbigay sa kanya ng karangalan sa pamamagitan ng paglangoy. Hindi kailanman kailangan ng isda na turuang lumangoy sa tubig. Kung saan siya nilagay ng Diyos, doon siya may katagumpayan. At likas sa kanya ang katagumpayan na lumangoy sa tubig. Ganon din naman ang ibon sa himpapawid. At maging ang buto sa lupa. Pero kapag ang buto ay inilagay mo sa simento, kahit 50 taon pa, ang buto ay hindi tutubo upang maging puno at mamunga ng maraming bunga. So, may mga tamang lugar na pinaglagyan ng Diyos upang tayo ay magtagumpay. At lahat ng Kanyang binigyan ng buhay sa mundong ito. Ang buto ay may potensyal na maging gubat sapagkat sa loob ng buto ay merong puno. Katulad na lang halimbawa ng buto ng mangga. Ang puno ng mangga ay nasa loob ng buto ng mangga. At ang gubat ay nasa loob din naman ng buto. Na kapag tinanim mo ang buto sa lupa at ito ay may tamang tubig, mineral, at pagsikat ng araw, ang buto ay tutubo hanggang sa maging puno ng mangga. At mamunga ng maraming bunga ng mangga. At sa bawat bunga ng mangga ay may mga buto. So, kapag ang lahat ng buto sa bunga ng mangga ay itinanim, maraming puno. Eventually, ang mabubuhay at mamumunga ng marami.
So, itanim mo ang buto ng mangga sa lupa, naging puno ng mangga, namunga ng maraming mangga, itinanim mo ang bawat buto sa bunga ng mangga, nag-umpisa sa buto hanggang sa siya ay naging gubat. So, hindi natin kailangan manalangin sa ganitong pamamaraan sapagkat kung saan inilagay ng Diyos ang isang may buhay sa tamang lugar, built-in ang katagumpayan. Kahit hindi tayo manalangin. Ang isda sa tubig, kahit hindi mo siya ipanalangin, lumangoy. Likas sa kanya ang lumangoy. Ang ibon, kahit hindi natin ipananalangin at siya ay nasa lupa, eventually, kapag siya ay naging ibon, ay may kakayanan siyang lumipad sa himpapawid. Built in sa kanya ang paglipad. Ganun din naman sa bawat buto sa lupa. At alam nyo ba kung saan inilagay ng Diyos ang tao upang maging likas sa kanya ang katagumpayan? Sa presensya ng Diyos. Nung nilalang ng Diyos si Adan at si Eva, sila ay inilagay ng Diyos sa halamanan ng Eden. Ang halamanan ng Eden ay nagsasabi ng presensya ng Diyos, ng may kasaganaan, ng may kapangyarihan at otoridad sa lahat ng gawa ng kamay ng Diyos, at higit sa lahat ay may katagumpayan at pagpapala. Yan po ay mababasa ninyo sa Genesis chapter 1 verses 26 to 28. Doon sa Genesis chapter 2 verse 7, nung ang Diyos ay dumampot ng putik, mula sa kanyang mga kamay, ang putik na yon ay hiningahan niya ng kanyang buhay. At ang putik na yon ay naging buhay na tao. At yun nga po ay si Adan. Ang putik na hiningahan ng Diyos ay naging buhay na tao na merong espiritu, kaluluwa at katawan. Ang lahat ng tao ay na kay Adan. Kaya hindi na muling bumalik ang Diyos para gumawa pa ng panibagong tao sa pamamagitan ni Eva. Si Eva ay galing kay Adan, si Abel at si Cain ay galing kay Eva, at doon nagsimula ang maraming tao sa pamamagitan lamang ng isang tao na si Adan. At matapos niyang lalangin, ang una nating mga magulang na si Adan at si Eva, inilagay niya ito sa halamanan ng Eden. Sa kanyang presensya. Sa kanyang kalooban. Kaya kung tayo ay nasa presensya ng Diyos, sinisikap natin araw-araw ang makipag-usap sa Diyos at alamin ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng kanyang salita, ay sigurado ang katagumpayan. Hindi tayo mabubuhay sa takot, hindi tayo mabubuhay sa pag-aalala, hindi tayo mabubuhay sa pangamba at kawalan. Meron tayong katagumpayang permanente, may kapayapaan ang ating puso, at mabubuhay tayo sa pagtitiwala sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Sa halip, tayo ay kanyang kakalingain, tutulungan, palalakasin, pupunuin niya ng kapayapaan ang ating mga isipan at pag-ibig ang ating mga puso. Sapagkat ang Diyos ay mabuti, ang kanyang katapatan at pag-ibig ay wagas, walang hangganan. Ang kanyang katapatan ay ipinamamalas niya sa lahat ng henerasyon sa kanyang mga anak. Awit 100, versikulo 5. Kaya sa taong ito ng 2022, magtiwala tayo sa kanya. Siya ay luwalhatiin natin sa pamamagitan ng ating pamumuhay
ng mabuting pamumuhay na nagbibigay sa kanya ng kaluguran sa kung ano man ang ating sinasabi, itinitingin ng ating mga mata, idinidinig ng ating mga tenga, at kinikilos ng ating mga katawan. Lahat ay ibigay natin sa kanya. Bigyan natin siya ng karangalan sa ating mga gawa. At unahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Ang pangako niya, idadagdag niya ang lahat ng bagay sa ating mga buhay. Matthew chapter 6 verse 33, ang sabi ni Jesus, "Kung unahin mo lamang ang aking kaharian at ang aking katuwiran, ay idadagdag ko sa iyo ang lahat ng bagay, ito man ay pananamit, pinansyal, material, pisikal, espiritual, lahat ay idadagdag sa iyo." Kung unahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, ano ba ang kaharian at katuwiran ng Diyos? Walang iba ako hindi ang kanyang salita sa Biblia na ito ay ating binabasa, binubulay-bulay, pinag-aaralan at pinakikinggan tuwing araw ng Miyerkules at Linggo sa ating mga Bible study. At ito ay nagdadala sa atin ng matibay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At kapag tayo ay tumibay sa pananampalataya, sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, walang mahirap para sa atin. Ang lahat ay magiging posible. Sabi ng Mark chapter 9 verse 23, "All things are possible to those who believe." To those who believe, all things are possible. Ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, "Ngayon nga ay pananampalataya." Ngayon nga ay pananampalataya. Ngayon nga ay pananampalataya. Ang pananampalataya ay ngayon. Ang pananampalataya ay mga bagay na inaasahan mo pero hindi mo nakikita. Ngunit na nananampalataya ka na ito ay sumasa iyo. Ang sabi sa verse 6 ng Hebrews chapter 11, ang Diyos ay nalulugod sa mga may pananampalataya. Alam naman natin kapag nalugod ang Diyos, haleluya, kahit hindi natin hingin, ay ipagkakalob niya. Sapagkat higit niya tayong kilala at alam niya kung ano ang ating mga pangangailangan. At ang sabi, kapag tayo ay may pananampalataya, naluluwalhati siya, napaparangalan siya. At dahil siya ay naluluwalhati, napaparangalan ng ating buhay na may pananampalataya, hindi man natin hingin sa kanya, ay ibibigay niya. Because He is the rewarder of them who diligently seek Him in faith. Hebrews 11:6. Siya ang naggagantimpala. Siya ang nagpapala sa mga humahanap sa kanya ng totohanan. Naalala niyo ba si Abraham? Matanda na siya. 75 years old. At si Sarah na kanyang asawa ay baog. Pero walang naging imposible. Ang sabi ng Romans chapter 4 verse 17, "And Abraham believed in the God who has the capacity to create new things out of nothing and to bring the dead back to life." Si Abraham ay nanampalataya sa Diyos na kayang gumawa ng dakilang bagay mula sa wala. At siya'y nanampalataya sa Diyos na kayang bumuhay ng mga patay. And he was fully persuaded. Siya ay talagang kumbinsido na ang nangako sa kanya ay matapat na Diyos na hindi tatalikuran ng kanyang mga pangako. Kaya kahit na ibinilang na ang kanyang katawan na patay dahil ito ay matanda na at uugod-ugod na, at si Sarah naman na kanyang asawa ay walang kakayanang manganak dahil baog, nanampalataya at dumating nga
ang sinampalatayanan nila, sila ay nagkaroon ng anak na walang iba kundi si Isaac. At hindi lamang yun, si Abraham ay naging ama ng mga bansa. Bansa na pinili ng Diyos mula sa kanyang puso. Walang iba kundi ang Israel. Kaya kapag tayo po ay nanampalataya, higit pa sa inaasahan natin ang ibibigay ng Diyos. Higit pa sa ating mga pangangailangan ng pagtugon ng Diyos. Kaya patuloy tayong makinig ng salita ng Diyos, manalangin, tumawag sa Kanya, magbasa ng Biblia, mag-meditate ng Kanyang salita upang tumatag ang ating pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ang mag-connect sa atin sa buhay na Diyos na hindi natin nakikita. At ang buhay na Diyos na hindi natin nakikita, ngunit ating sinasampalatayanan, Siya ang magpapala sa atin. Hindi natin kukunin ang pagpapala sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi natin kukunin ang pagpapala sa ating mga pinagtatrabahuhang kumpanya o sa bunga ng ating mga pagpapagal. Kung hindi sa Diyos na may gawa ng langit at lupa na ating Ama, na sa atin ay nagmamalasakit, nagmamahal, na sa atin ay nagbibigay ng kapayapaan at pinaghaharian niya tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Nag-iingat, pumapatnubay, nagbibigay ng mga dakilang bagay at mga himala araw-araw sa bawat isa sa atin. Alam nyo ba, every day is a day of miracle? Kapag tayo ay pagod at humimlay tayo at nakatulog, muli tayong may buhay at kalakasan. Sapagkat Siya ang sa atin ay kumalinga. Sapagkat Siya ang sa atin ay nagbigay ng kalakasan at muling buhay sa panibagong araw. This year, 2022, is a year of new beginning. Panibagong taon na punong-puno ng pag-asa. Panibagong taon na punong-puno ng ekspektasyon na ang Diyos ay kikilos sa ating mga buhay. At alam naman natin na kapag ang Diyos ay kumilos, ito ay himala. Ayon kay Job, doon sa Job chapter 9 verse 10, mga himala na hindi natin kayang bilangin at mga kamangha-manghang bagay na hindi natin lubos maisip kung bakit nagaganap ang mga himala at mga kamangha-manghang bagay nito na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mag-expect tayo sa Diyos, sapagkat ang nag-expect sa Kanya ay hindi kailanman napapahiya. Ang nagtitiwala sa Kanya ay hindi kailanman nabibigo. Sabi ng Romans chapter 10 verse 11. Those who trust in Him will never be put into shame. Those who hope in Him will never be disappointed. Kaya mag-expect tayo that greater things are still to be done by God when we have faith in Him, when we have faith in Jesus. Hallelujah. Praise God. Huwag tayong mag-alala, huwag tayong mangamba. Sa halip lumapit tayo sa Diyos ng may pagpapakumbaba. At itaas natin sa Kanya ang ating buhay. Itaas natin sa Kanya ang ating pangangailangan. Siya naman ang nangako sa ating lahat na kapag tayo ay humingi, tayo ay Kanyang bibigyan. Kapag tayo ay naghanap, tayo ay makasusumpong. Kapag tayo ay kumatok sa pinto, tayo ay Kanyang pagbubuksan. Mabuti Siyang Diyos. Siya din ang nagsabi sa ating mga buhay doon sa John chapter 14 verse 23, humingi nga kayo sa Ama
upang anuman hingin ninyo sa Ama sa langit ay ipagkakaloob ko sa inyo upang ang inyong kagalakan ay magkaroon ng kalubusan. Anuman ang hingin ninyo sa Ama sa pangalan ko ay ibibigay sa inyo. It's better to have faith in God than to doubt. Magtiwala tayo sa Kanya. Yes, He will provide. He will sustain. He will bless us more than what we have expected. Let faith arise in your heart. Hayaan natin na ang ating puso ay mapuno ng pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ang magdala sa atin sa excitement, sa expectation na ang Diyos ay naglaan ng mga himala sa ating mga buhay sa taong ito ng 2022. In the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit of God. Kaya, be faithful unto the Lord, serve the Lord with all your heart, and let your faith be stronger than before. Meditate the Word of God, read the Word of God, and then makinig ng mga Bible study every Wednesday at saka ng Sunday service. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Diyos maging ang ating mga mahal sa buhay. God has miracle for you every day. Miracle that you cannot count. Wonders that you cannot understand. So, there are miracles available for you to get. And there are wonders available for you to get. Receive it by faith. Tanggapin mo ayon sa pananampalataya mo. Tanggapin mo mula sa kamay ng Diyos ayon sa pananampalataya mo. At ang sabi sa Bible, ang mga matutuwid na binalal ng Diyos ay kailangang mabuhay sa pananampalataya. So, let's live every day with faith in our heart. And the object of faith is no other than Jesus. Ang sentro ng ating pananampalataya, walang iba kundi si Jesus. Amen. Praise God. Ang kanyang pag-iingat, ang kanyang patnubay, ang kanyang buhay na masagana, punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng lakas, punong-puno ng kaluwalhatian, punong-puno ng katagumpayan. Praise God. Mabuhay tayo na kasama ang Panginoon. At dahil kasama natin siya, wala tayong dapat alalahanin. Sagot niya tayo. Amen? Praise God. Tayo ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, salamat sapagkat tinuruan niyo po kaming manampalatayang tunay ayon po sa inyong mga salita sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa oras po ito, abutin niyo po ang inyong mga anak at kausapin niyo po sila na hindi po sila dapat mag-alala, malungkot, mangamba, matakot. Kahit hindi po namin alam lahat kung hanggang kailan ang pandemyang ito, ang tangi alam lamang po namin, ikaw ay nasa trono o aming Ama at ang kalooban mong masusunod para sa amin. Kalooban na kami ay iyong pagharian, pagpalain, ingatan, punuin ng kapayapaan ang aming puso at isip, bigyan ng kagalakan ng aming mga puso na araw-araw kami ay makatatanggap ng mga himala mula po sa inyo, mga kamangha-manghang bagay na hindi namin inaasahan na nangyayari sa aming po mga buhay, permanenteng katagumpayan, kapayapaan, kalakasan ng espiritu, kaluluwa at katawan na malayo sa anumang sakit at karamdaman. Salamat, Panginoon.
sapagkat matapat ka sa aming lahat. Matapat ka sa bawat isa po sa amin. Ikaw ang prinsipe ng kapayapaan. Ikaw ang hari ng mga hari. Ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon. Kumilos ka, O Ama, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu sa mga sandaling ito sa buhay ng iyong mga anak. At bigyan po sila ng katiyakan at siguridad na kahit isang segundo ng kanila pong mga buhay ay hindi mo po sila iniwan, ipinabayaan man. Sa halip sa taong ito ng 2022, O God, mga dakilang bagay ang kanila pong mararanasan. Mga himala, pagpapalang pinansyal, material, spiritual. Pag-iingat mo, patnubay mo, at pagbibigay mo ng anumang dinidesire ng kanila pong mga puso. We declare, Lord, your goodness, your mercy, your love. We declare your grace, your favor, your anointing, your blessing upon each one of us, Lord. Mountain movers. Hallelujah, hallelujah. Pagbigay ng kapurihan sa Diyos na nangako na tayo ay kanyang pagpapalain. Luwalhatiin ang kanyang dakilang pangalan. Parangalan siya at itaas at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama. Dakila ka. Wala kang katulad. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin. Sinasamba namin ang iyong dakilang pangalan, Ama, sa pangalan ni Jesus. At sa malaya na makapangyarihang pagkilos ng iyong banal na Espiritu Santo. Purihin ka, O Diyos. Wala kang katulad. Walang Diyos na katulad mo na mapagmahal, maunawain, matulungin. At nagsabi sa amin, kung kayo ay tatawag sa aking pangalan at lalapit upang iyo'y kausapin, sasagutin kita. Lumalapit po kami sa iyo at tumatawag sa iyong pangalan, Ama, upang ikaw ay aming kausapin. Kumilos ka po, O Diyos, sa aming mga puso. Kumilos ka po sa aming mga buhay. Kumilos ka po sa aming mga mahal sa buhay. Alam mo ang aming mga pangangailangan. Alam mo po ang aming concern, O God. Kaya Lord, yakapin mo po ng mahigpit ang iyong mga anak. Alawin mo po sila at pagpalain, Panginoon. Ang lahat ng mga may sakit ay pagalingin po ninyo, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus at sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu Santo. Alisin niyo po ang pagkatakot sa buhay ng mga kapwa naming Pilipino. Magkaisa ang buong sambayan ng Pilipino na nagtitiwala po sa inyo, O buhay na Diyos. Pagpalain niyo ang aming bayan. Pagpalain niyo ang aming presidente. Pagpalain niyo ang aming mga senador, congressman, gobernador. Pagpalain po ninyo ang Chief of Justice, ang bawat hukom sa Supreme Court, sa Court of Appeals, sa bawat Regional Trial Court. Pagpalain po ninyo, O Diyos, hallelujah, ang mga mayor, vice mayor, mga city councilors, mga barangay captains, at mga kagawad. Mamuno po sila ng may tunay na pagmamahal sa iyo at sa bayan. Mamuno po sila, Panginoon, ng maka-Diyos na pamumuno. Alisin mo, O Diyos, ang mga pansariling kapakanan. Alisin mo, O Diyos, ang mga pansariling kagustuhan. Bagkus ang kalooban mo maganap sa aming bayan, O Diyos. Pagpalain ninyo at ibangon ang mga kabuhayan ng mga kababayan naming Pilipino, O Diyos, na nasalanta ni Odette. O God, bigyan niyo po sila ng kasagutan sa kanilang mga pangangailangan at mga ipinapanalangin sa inyo. Abutin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Oh God, in the name of Jesus. Salamat po, Diyos na maawain, mahabagin, punong-puno ng pagmamahal sa inyong mga anak. Salamat po, Diyos. Inabot mo na ang mga kababayan namin, Panginoon, na nasalanta ni Odette, oh God. Inaliw mo na po sila at ngayon ay
muling ibinabangon ng may pagtitiwala at kalakasan sa inyong harapan. Salamat po, O Diyos, maging sa akin mga kapatid. Salamat sa pag-iingat mo, Panginoon, sa amin sa buong taon na nakalipas. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat at patnubay at pagkakaloob ng kalakasan araw-araw. Salamat po. Salamat po, O Diyos, na hakbangan namin ang nakalipas na taon na may pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. At ngayon, taong ito, lubos kaming umaasa sa makapangyarihang pagkilos mo sa aming mga buhay at pagbabantay ng iyong mga anghel sa mga kami pumunta. Ano man ang aming gawin, tiyak na may katagumpayan. Salamat po, matapat na Diyos. Purihin ka. Hallelujah, 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 hallelujah. Tanggapin mo ang aming pagbabalikpugay, kaluwalhatian, karangalan, kadakilaan, pasasalamat mula po sa aming mga puso. Ama, buhay na Diyos, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kapayapaan, Diyos ng pag-iingat, Diyos na mayamang Diyos. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, karangalan, kadakilaan, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo na sa amin ay nananahan ngayon, bukas at magpakailanman. Ang lahat ng mga mountain movers, ng mga matatagumpay ay magsabi ng Amen! 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 Praise the Lord! Happy New Year sa inyong lahat! Remember, this year 2022 is your best year. Praise God! Glory to God! And serve Him faithfully. God bless you all!